Okay, so good morning mga kapupoy. So nandito na ngayon sa panibagong episode natin sa ating pagkukuneho. So ngayon guys, ang pag-uusapan naman natin yung pag-i-stud ng ating mga kuneho. So naka 5 days na siya simula noon na nag-win tayo ng ating mga kids. So it's time guys para mag-breed tayo uli. So ang topic po natin ngayon ay breeding naman, kung paano natin i-breed yung ating mother doe doon sa back. Okay, pero bago niyan guys, kung bago ka sa channel ko, makisuyo, pakisubscribe. Then, pakisama na rin yung ating notification bell para sa susunod na mga uploads natin ay manonotify ka. Okay guys, so tara, samahan mo ako guys. Okay guys, so sa pagpapatuloy ng ating episode, no? So, ituturo ko o ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano tayo mag-breed doon sa ating mother doe dito sa Noah Rabbitry Farm. So, ganito guys, ang gagawin natin. Okay, so mga kapupoy, so ito yung mother doe na tinanggalan natin ng kits o hiniwalan natin ng kits. So, isya po yung i-stud natin ngayon. So, titignan natin. So, step 1, syempre, checkin natin physical yung ating kuneho kung okay siya. So, makikita naman natin, okay naman siya. Medyo payat, mas maganda guys ang payat. Okay, so step 1, titimbangin natin siya. So, okay. Guys, ito na siya. So, step 1, ang gagawin natin dito ay titimbangin natin. So, medyo malikot, no? So, tara. Oh, cameraman. Paki-focus. So, timbangin natin. Hindi siya malikot ngayon. So, 2.4. So, 2.4. Tanda niya, 2.4 ang ating kuneho. So medyo mabigat siya guys. Next, ay dadalhin natin siya dito sa ating back. So yun yung back, ito yung poging-poging back natin, pincinilya. Yan. Okay, so success. First stud, success. Within 5 minutes guys, makakarami yan. Pa yung ating binata, ano? Medyo mahihain kasi yung ating binata ngayon. Okay, sige, bilisan mo. Kaya mo yan. Okay. Second attempt successful. Ngayon guys, ang gagawin natin, kailangan makatatlo siya para sure na sure tayo.
Okay, hayaan natin siya na manliligaw ulit. Okay, so third attempt successful. So ngayon mga kapupoy, so nakatatlo na siya. So gagawin natin ay tatanggalin natin siya. Pagpapahingahin muna natin yung back at saka yung do. So after 12 hours, itatry nating pakastahan siya uli. So ngayon ay 8 o'clock. So next 12 hours, uulitin natin yung process para ma-install siya. Para ma-sure natin siya may mabubuntis. Okay? O, so tanggalin natin, guys. Ay ka na, mami. Ay nga ka na. O, diyan ka na ba? Papalakas ka na, ha? Kasi uulit ka mamaya. After 12 hours. So, ito na siya. Solve na, solve. Okay, so mga kapupoy. Okay. So, last part ng ating install process ay yung tinatawag na recording o yung documentation para hindi tayo maliligaw o hindi natin mailalayo yung mga kits doon sa iba ng mga kits para maalam natin kung kailan siya manganak o kailan natin sila i-win uli for the next month. Okay? At saka yung ating mami, mamamonitor. Natin kung kailan siya natin titimbangin uli para malaman natin kung buntis siya o hindi. Okay? So, ganito. Tara. So, ito uli yung ating record, no? Record book. So, hindi na tayo muna aalis dito. Pupunuin muna natin yung ating papel para hindi masasayang. So, sa August muna tayo. Sa September na tayo. Sa susunod naman, magpapalit. Okay, so ganito. So mayroon akong isang napa-stud kanina. So ayan, yung REW ko. Then cage number 14. Yan. Tapos date, hindi ko po siya alam kung kailan siya pinanganak dahil nakuha ko siya, ay malaki na. Then ang tatay niya, yung Kali upgraded. Timbang niya 2.4.85. Ayan. Then date ngayon kung kailan na start. So susunod date after 15 days. So ano? 18 plus 15, so 3 September 3 9 3 9 3 2020. So titimbangin natin ulit 'yon kung kailan. Then estimated delivery date niya ay 9 2020. So ganyan lang. So yung isa, yung kanina, yung Palomino cage number 1 2 3 4 5 6 7. So cage number 7. Ang date niyan ay ang pinanganak niyan ay December 12 20 ay 14 19. So yun po yung edad niya. Then ang
nag-start sa kanya yung ating chinchilla gen gray. Yun yung pangalan natin. So, timbang niya, ganun din. 2.4.75. Ganun din. Start date, ngayon din. 8.18. Tapos, 3. August 3 na. Ay, 3 times. So, 9. Hindi pala to. 9.3. 2020. So, dalawa sila sabay. So, dalawa sila masabay, mga anak. Sana. Hopefully. So, ayan. So, ang aabangan natin, mga kakuneheros, yung after 15 days, so titimbangin. So, after 15 days, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, itong month na to, ay 11 po yung na-stud natin. So, almost sabay-sabay sila ng date. So, 11 na dose yung ating ano. Sana, hopefully, manganak sila ng madami para makaipon tayo ng marami. So, ngayon, mga kapupoy, so, tapos na tayo, no? So, mayroon pa akong dalawa na i-stud mamaya. So, sa kabilang back naman, yung ibang back naman na gagamitin natin. So, ngayong araw na to, dalawang back ang nagamit natin. Yung ating upgraded na kali, tsaka yung isang chinchilla. So, mayroon po tayong isang New Zealand white na back. So, yung isang mami naman ang pa-i-stud natin. So, 3 day. Sa itong araw na to, ay nakatatlong mami tayo. Okay? So, ganyan guys. So, yun lang po yung ating process, no, sa pag-i-stud o pag-breeding. Anyway, dito sa Nuwana Rabbitry Farm, ay hindi po tayo nag-i-inbreeding. So, ina-avoid natin yon yung pagpapares ng ating mga kuneho, yung magkakapatid. Okay? So, mayroon naman tayong mga available na mami at saka back na hindi magkakapatid. So, yun po yung pinag-swap-swap ko para maganda po lahi. So, maganda so far yung mga nagiging output natin, magaganda naman. So, mayroon lang iba na hindi masyadong fertility yung period nila, hindi siguro masyadong fertile, kaya kukonti. So ngayon, babaguhin natin yung ating process. After 12 hours, ibabalik natin siya doon sa do na pinag-i-stud natin. Okay, so ganyan guys. So salamat guys sa panunood sa maiksing clips o maiksing video na ginawa ko dito sa Nuwana Rabbitry Farm para doon sa pag-i-stud o pag-breeding ng ating mga kuneho. Para na lang din sa kaalaman ng mga magrarabbit na hindi pa nila alam kung paano. So karamihan naman sa atin ay well educated na kung paano natin paramihin o alagaan ang ating mga kuneho. Okay guys, salamat nga pala sa panonood. So thank you for watching. Kung huwag mo na kalimutan, mag-subscribe ka po at isama mo na yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga uploads natin. Huwag kang mag-alala, dito sa Nuwana Rabbitry Farm, at home ka dito. Okay, bye bye, salamat.